bukod po sa kahulugan at layunin, ano pa ba ang mga mayroon sa paggawa ng isang pananaliksik? Ang pananaliksik ay mayroong pitong katangian at pitong tungkulin at responsibilidad ng mananaliksik. Una, objektibo. Ito ay naglalahad ng mga impormasyon hindi basta galing sa opinyon o kuro-kurong pinapanigat ng manunulat, kundi nakabatay sa mga datos na maingat na sinaliksik, tinaya at sinuri. Pangalawa, empirical. Ang konklusyon ay nakabatay sa mga nakalap na datos mula sa tunay na naranasan at naobserbahan ng mananaliksik. Pangatlo, mayaman sa mga ginagamit na datos. Ito ay tumutukoy sa pinagmulan ng mga impormasyon na nagbibigay ng karagdagang tulong at kaalaman sa pananaliksik. Pang-apat, metodolohiya. Ito ay pamaraan ng pagkalap ng mga datos o impormasyon sa pananaliksik na kailangan masagot upang maging makatotohanan at kaaya-aya ang resulta ng isang pananaliksik. Panglima, dokumentado. Ito ay tumutukoy sa pinagmulan ng mga materyales na ginamit na impormasyon at datos at binibigyan ng karampatang pagkilala ang pinagmulan ng mga ito. Pang-anim, critical. Maaaring masuri at mapatunayan ng iba pang mananaliksik ang proseso at kinalabasan ng pag-aaral dahil taglay nito ang maingat at tamang paghahabi at paghahato ng mananaliksik. Panghuli, sumusunod sa tamang proseso ng pagsulat. Ang proseso na ito ay nahati sa limang bayta. Ang una, nagsisimula sa pagtukoy ng suliranin. Ito ay tumutukoy sa panimulang proseso na kung saan ay inaalam ang mga problema ng pananaliksik. Pangalawa, pag-ugnay ng mga suliranin sa mga umiiral na teorya. Ito ay ang prosesong tumutukoy sa pagkonekta ng mga problema o suliranin sa mga impormasyon o datos na nakalap. Pangatlo, pangangalap ng datos. Ito ay tinatalakay ang proseso na kung saan ay ang paghahanap o pangongolekta ng mga lehitimong impormasyon at datos. Pang-apat, pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga datos. Ang proseso na ito ay tumutukoy sa pagsuri at pagpapakahulugan ng mga datos na nakalap tungkol sa antay ng kaalaman ng isang pananaliksik. Panghuli, pagbuo ng mga konklusyon at rekomendasyon. Ito ay tumutukoy sa panghuling proseso na kung saan ay sinasagawa ang pagtatapos ng kabuuan ng isang pananaliksik. Habang ang rekomendasyon naman ay ang pagbibigay o pagbabahagi ng mga impormasyon at kaalaman sa pananaliksik. Ang pitong tungkulin at responsibilidad ng mananaliksik. Una, pagkamatiyaga. Ito ay tumutukoy sa katangian ng isang mananaliksik sa paghahanap o pangangalap ng mga impormasyon at datos na gagamitin sa pananaliksik. Pangalawa, pagkamaparaan. Ito ay tumutukoy sa katangian ng mananaliksik na mayroong iba't ibang estilo o estrahiya sa paghahanap o pangangalap ng mga kinakailangang impormasyon. Pangatlo, pagkasistema sa gawain. Ito ay tumatalakay sa katangian na pag-oorganisa ng mga gawain upang mas mapadali at mapabilis ang pagbuo ng pananaliksik. Apat, pagkamaingat. Ito ay katangian ng mananaliksik sa pagiging maingat sa mga impormasyon na nakalap, na nakakalap o nakukuha. Panglima, pagkamapanuri o kritikal. Ito ay katangian na tinutukoy ang pagiging mapanuri sa mga artikulong nababasa, napapanood, na mayroong lehitimong ebidensya na makatotohanan. Pang-anim, matapat. Ito ay tungkulin ng mananaliksik ng pagbibigay o paglalahad ng pagkakakilanlan sa may-ari na pinagkuhanan ng mga impormasyon. Pang-pito, responsable. Ito ay tungkulin ng mga mananaliksik na magiging responsable sa paggamit ng tama sa mga impormasyon na datos na nakuha o nakalap.